Hindi makapaniwala ang isang babae sa Camarines Norte sa kanyang natuklasan nang ayusin niya ang kanyang record para siya ay makapagpakasal na. Ang impostor kasing gumamit ng kanyang record, walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid. Yan ang inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Ikakasal na sana si Josephine pero sa record ng NSO, kasal na raw siya. Mula sa Paracale sa Camarines Norte, sinamahan namin si Josephine sa General Trias sa Cavite kung saan nakarehistro ang kanyang kasal. Sa record ng COMELEC General Trias, nakita niya ang litrato ng babaeng gumamit sa kanyang pangalan. Kilala niyo po ba itong babae na sa picture? Pwede niyo bang i-identify kung sino siya? Sino po? Kapatid ko, kuya. Ano pong pangalan niya? Luella ho. Ang babaeng nasa litrato ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Luella Hermoso na mahigit isang dekada nang nawalay sa kanilang pamilya. Hindi maunawaan ni Josephine ang motibo ng kapatid, lalo pat matagal na rin daw itong kasal at may mga anak na. Sa record ng COMELEC din namin nakita ang litrato ng lalaking nangangalang Rogelio Cortez Jr. Pero yabot ang gitnang pangalan ng lalaking ikinasal kay Josephine. Samantalang Pico naman ang gitnang pangalan ng nasa record ng COMELEC. Pinuntahan pa rin namin si Rogelio Pico Cortez. Picture na ka. Boyfriend niya. Nagalito po siya. Ano po pangalan niya? Rogelio. Rogelio Cortez. Ganyan din. Nasaan po siya ngayon? Yun nga, nagtatrabaho nga. Kilala niyo po ba si Josephine? Oh, hindi. Oh. Wala akong asawang. Hindi pa, binata pa ko. Ah, sa binata ka pa? Hindi ka pa kasal niya? Hindi pa po. Sunod naming pinuntahan ang address na ginagamit ng kapatid ni Josephine na si Luella. Kilala niyo po ba itong babae na ito? Hindi po. Kapagturo sa amin ito. Kailangan mo kung wala, walang tiba ka dito ang ganyan mukha. Posible raw na ginamit lang ni Luella ang address para makapagparehistro bilang botante sa General Trias. Pag napatunayan sa korte na ginamit ni Luella ang mga dokumento ng kanyang kapatid, maaari siyang kasuhan ng illegal use of alias at falsification of documents. Sinubukang hanapin at kausapin ni Josephine si Luella sa pamamagitan ng Facebook pero agad nitong dini-activate ang Facebook account niya. Nananawagan ngayon si Josephine sa kanyang kapatid para maayos ang kanyang dokumento at makalagay na rin sa tahimik. Alam naman po niya yung pangalan ko sa Facebook. Anytime nababasa ko naman po kung magme-message siya. Sana malala niyang makipag-ayos. Malala niya na tumulong. Kasi nahihirapan din po ako. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip kung may alam kayong katiwalian o reklamo. Ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyo na mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali dyan, sa mga kawatan, sa mga mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan.